Okay, let's go mga Agolfish Tambayan. Happy New Year nga pala sa inyong lahat. Eto na naman po tayo sa another vlog. This is Jamir Goldfish and welcome to my channel. Yang white sakura na yan, yan si Yamato, ang ating female breeder ST. Yang black naman ay si Nori, ang ating male breeder na ST. Ang ganda lang nilabas nilang mga fry, mga bossing, kaya mag-a-update tayo ngayon. Yung dalawang ST naman na juby na nakita nyo ngayon, bossing, entry yan sa Meng Meng and Friends. Yang half tiger, ano po yun, mat grade. Ito na po siya, after 1 month kong grinum. Ayan mga bossing, sakura din yung kulay na ito. Ang grooming style ko din dito, pure pellet lang din. Hikari purple, hikari lion head, cosmo black, tsaka JPD pellets, tsaka misuho. Yan, sabay-sabay kong minimix yan. Tapos bababad ko sa custom mix. After 1 hour, pag malambot na yung pellet, dun ko pinapakain. Boost feeding yan, naka-boost feeding siya. Every 1 hour yung pakain ko sa kanya. Panoorin nyo mga boss yung iba kong video. Meron akong guide po doon kung paano yung grooming style ko. Tsaka pag may ads po, huwag nyo pong skip para tulong na rin po sa ating channel. Salamat mga bossing. Ayan, nakita nyo mga bossing yung progress. Yung kapatid niya na mat grade, di na lumaki. Ang ganda sana, kalahati, tiger, gagawin ko sanang material yan. Kaso, hindi talaga lumalaki, tsaka hindi masyadong kumakain. Kaya binigay ko na lang sa tropa. Ayoko mag-saya kasi ng time sa mga ganyang goldfish. Yung mabagal lumaki, walang appetite, sayang pakain. Pag-usapan natin mga bossing kung paano mag-select ng potential grade goldfish. Hindi po ako expert pero based lang sa mga tips ng mga breeder, mga co-groomers, tsaka yung nakikita ko sa mga sikat na breeder tulad ng Shogun Farm sa Thailand, ang gaganda ng mga quality goldfish. Kumbaga, share ko lang yung opinion ko kung tama naman ba yung selection ko. Pero yun kasi yung nakikita ko sa mostly na sikat na breeder. Ito, simulan natin tong sa entry ng Meng Meng natin. Sa mga grow out challenge, mostly yan, mga breeder nagseselect niyan. Sine-check nila yung quality. Siyempre, pagka grow out challenge, kailangan show grade. Pag sinabing show grade, yan, pang show. Isa dyan sa mga tinitingnan, yung yan, yung tail, kailangan balance yung caudal tail yan. Dapat pantay. Tapos yung dorsal, tayong tayo, walang fold. Yung anal pin, kailangan pantay din. Pagka double anal, hindi pwedeng dikit-dikit, dapat may konting space. Pagka single anal, kailangan nasa gitna. Yeah, katulad na itong example na to, itong entry natin sa Meng Meng and Friends. Yan, single anal siya pero pantay. Yung caudal tail niya, balanse. Yung dulo, pantay. Pati yung mga pin niya sa harap, sa ilalim, walang fold, walang deform. Isa yan sa mga tinitingnan mga bossing. Tapos may mga klase ng goldfish na long body. Ito, katulad na ito, long body siya. Pero minsan nahabol yan sa pag-groom din talaga. Pag napa-belly drop mo, yung goldfish yan, bumibilog talaga siya. Isa din dyan, number one, yung mga langoy, mga boss. Yan, dapat kalmado lang yung isda nyo pagka nasa show tank. Tapos, nasa gitna lang. Hindi yung ganyan na sinusub-sub yung mukha palagi. Mas maganda, pag lumangoy siya sa show tank, nasa gitna lang ng aquarium. Tapos, paikot-ikot lang siya. Yan yung sa mga points na tinitingnan ng mga judges. Kailangan nagpapakitang gilas yung goldfish nyo na maganda yung langoy niya. Pag paikot-ikot lang siya sa gitna, hindi siya yung nahihirapan lumangoy, yung tumatalbog-talbog o parang may SBD, yun, ano kagad yun, minus points. Kaya sa grooming mga boss, hindi rin pwede yung
lagi kayo nag-overfeed, chine-check nyo din yung goldfish nyo kung balanse, kung kaya niya ba yung katawan niya pag lumalangoy. Kasi pagka sinali nyo sa mga online show or actual show yung goldfish nyo, tapos hindi maganda yung langoy, mahirapan kayong manalo niya, mga boss. Kaya dinadiet nyo din dapat yung goldfish nyo. Ako, pag every Sunday, no feeding ako. Tapos pag alam ko nang masyado nang tumataba yung goldfish, medyo binabawasan ko yung pakain. Isa rin dyan tinitingnan, mga boss, yung curve ng isda nyo. Yung sa dorsal fin niya, yan yung batok niya, dapat yung curve niyan smooth. Tapos balanse sa tiyan niya. Yung pagkabilog ng isda nyo, smooth. Hindi yung may kwadrado, may ano. Ito, hindi pa ganun ka-perfect yung curve niya. Pero madadaan sana sa groom to eh. Hindi ko na pa-belly drop to kasi na-busy ako na itong December. Kaya hindi rin ako nakapag-focus sa grooming. Kasi yan, tinitingnan, mga boss, kailangan proportion. Kaya mahirap din talagang makuha ng perfect goldfish. Sa breeding ko nga na itong ST, nakuha ko ng 90 na fry. Ang nakuha ko lang na potential, 17. Yung iba pa doon, hindi ganun na ka-perfect. Medyo may fault pa, kaya nabawasan pa yung 17. Kaya sa grooming challenge, ano rin yan, swerte yan din yan. May makakuha ka na maganda na kagad talaga yung appearance. Tapos, maganda na yung katawan. Kaya random pick yan eh, pag sumali kayo ng grooming challenge. Katulad nung sa IGC, sinalian ko. Ang pangit nung una, nung nakuha ko, nawala na ako ng gana. Bronze siya. Tapos di ganun kaganda yung katawan. Pero nung greenum ko lang, pinakain ko lang, nalaga ko lang. Pag-aon ko, nagulat ako. Gumanda. Kumbaga late bloomer, kaya huwag di kayong basta-basta susuko sa mga grooming challenge kung nakakuha lang kayo ng hindi ganun kaganda. Tuloy nyo lang i-groom. Maglaban lang. Kita ko sa inyo, mga bossing, sa susunod na vlog natin yung progress ng IGC grooming challenge natin. Black tie oranda siya. Yun naman yung susunod nating i-breed, mga boss. Update ko din kayo. Ito na, mga bossing, ang result ng 3 months grooming challenge natin sa Meng Meng and Friends. Yan na ang aking final sending sa contest. Ang aga nag-lay na ito, mga boss. 2 beses na kagad nag-lay nung nakaraang week ng video na yan. Nag-lay na siya, tapos after 1 week yung video na yan, nag-lay na naman siya uli. Nung nakaraan, trinay ko i-handspawn sa ST. Hindi nabuo eh. Masyado ata madami yung tubig kaya hindi nag-hatch. Tsaka baka masyado pang bata yung female. 3 months pa lang. Hindi pa matured. Kaya siguro hindi na develop yung eggs. Sayang, pero tingin ko isa rin reason yung masyado. Diyan ko mismo sa show tank hinanspon eh. Masyado ata madami yung tubig. Kaya siguro hindi nag-hatch. Better luck next time na lang. Na-out na din pala natin yan, mga boss. Na-benta natin yan sa taga Marikina. Maraming salamat sa iyo, bossing, sa pag-purchase sa kanya. Ayan, mga boss, i-trinay ko siyang i-handspawn. Ayan yung broad tail natin na oranda. Entry din yan sa IGC. Tapos ayan yung mat grade natin na ST. Ang gandang gamitin niyang Tiger ST na yan, no? Metallic Tiger. Ang ganda ng pagkabilog ng katawan niya. Ayan, mga boss, kita niyo yung egg tsaka yung similia. Ayan, trinay ko yan spoon pero wala eh, hindi na hatch. Eto na, mga bossing, ang update ko sa mga fry natin. Ayan, Sakura, ayan, meron ding mga Tiger, mga boss. Ang gaganda na niyan ngayon. Last month pa tong video na to eh. Pero mas maganda na yung result ngayon. I-upload ko sa next vlog para makita niyo step by step nung progress ng breed ko. May lumabas din na metallic white na black na may pagka-green. Ang ganda ng kulay pero nabili agad. Potential grade. Ano rin siya eh. Ka-team ko siya sa Team NFC.
Shoutout sa iyo, Boss Jolo. Shoutout din kay Boss Rap Salonga, kumuha siya ng tatlong potential grade. Maraming maraming salamat mga boss. Meron tayong in-out na 12 pieces, 4 na lang ang natira. Ayan mga boss, ayan, tiger pattern yan. Hindi pa siya ganun katingkad yung kulay dyan. Pero yung result ngayon, after 1 month mahigit, ang ganda na kagad ng na breed natin. Magugulat kayo mga boss sa next vlog ko sa result. Tsaka maliit pa lang siya, kita na kagad yung wen growth. Mana sa parents mga mawen. Ito yung isa nating selection mga boss, potential grade to. Ayan, makikita nyo yung curve ng katawan niya, smooth. Yung anal pin, pantay. Yung caudal tail, yun, walang fold. Pantay. Tsaka isa rin tinitingnan, dapat hindi bukang-buka yung caudal tail, yung buntot niya. Pag lumangoy, pantay, walang fold. Balanse. Ito mga bossing, yung tiger natin. Ayan. Kita nyo naman, maliit pa lang, may umbok na nawen. Talagang grabe yung wen growth niya kasi yung nanay niyan, kala mo flower horn. Sa sobrang laki ng wen growth. Pero kita pa rin yung mata niya, hindi katulad ng ibang goldfish na halos hindi na makita yung mata sa dami ng wen growth. Na-excite na akong i-groom to. Tatry kong isali tong mga tong on-breed natin sa mga online show at saka actual show. Sana makasungkit sila ng trophy. Shoutout nga pala ulit kay Boss MFL Goldfish. Kaya nagkaroon tayo ng magandang ST ngayon dahil sa kanya. Sa kanya galing yung mga juvie dati na ginawa nating breeder para lumabas tong breed na to. Yung parents, yung mga lola neto, lolo, ano yun, galing sa Shogun Farm. Kilala nyo naman si Boss MFL. Ano yan, lahat ng isda ni Boss MFL, import yan, tsaka high quality. Kaya itong mga apo, high quality rin ang lumabas. Yan, nagtutubi na tayo mga boss. Isa rin sa babaguhin ko yung grooming, update ko din kayo. Kasi nagamit na tayo ng tubi. Pero steam egg, hindi pa, ayoko pa kasi medyo nakakalata na ako sa steaming eh. Kaya gusto talaga, pellet lang o kaya yan, tubi peks. Ayan, grabe na agad yung algae grass natin sa 100 gallon. Tutok na tutok kasi yung araw dyan eh. Tsaka may isa pang maganda mga bossing, may lumabas tayong white tiger. Sana mawala yung black pattern niya. Ano siya, potential, ang ganda nung ano niya. Ang dami ang gustong bumili ng white tiger na yon nung nakita sa breed natin. Pero di ko muna out bossing. Ibibreed natin para dumami yung white tiger natin tsaka yung tiger pattern na ST natin mga boss. Ayun mga boss, ayan yung white tiger natin. Dalawa lumabas sa breeding natin na white tiger, yung isa binenta ko. Pero mas mabilis kasi lumaki to, ito yung mas malaki. Kaya ito yung kinip ko, tsaka maganda talaga yung hubog ng katawan, tsaka halos almost perfect siya para sa akin. May mga lumabas din mga boss na rancho, pero wala tayo nakuwang potential grade. Ang pangit ng curve. Kaya ano, pinamigay ko yung iba. Meron tiger na rancho, kinip ko. Update ko din kay boss kung mapapaganda ko siya. Hindi kasi ganun kaganda yung curve nung tiger rancho na yon, pero mawen siya. Try ko i-groom, baka mapaganda natin mga boss. Ayan mga boss, napabayaan na natin, hindi na nakapag-water change sa busy na itong December. Ang daming nag-order for Christmas party. Kaya pag may time kayo mga boss, pasyal kayo sa resto ko para pwede nyong silipin yung mga juvie natin dito. Pwede nyo rin pick upin yung isda nyo kung gusto nyo mag-purchase.
Pero chat muna kayo mga boss sa Jameer Goldfish na official page natin para ma-accommodate kayo kung gusto nyo silipin yung ano setup natin ng Goldfish dito. Kasi pagka wala ako, hindi sila basta-basta nagpapapasok sa area ng mga isda. Eto na mga ka-Goldfish tambayan, mga bossing, ang susunod nating itatry i-breed. Ang mga entry sa IGC, yan yung Kirin tsaka Black Tie Oranda. Male yung Kirin natin, yung Black Tie Oranda female yan. Breed ni Boss Migoy Goldfish yan, kaya ganyan kaganda ang quality niyan mga boss. Kaya try natin kung magandang quality din ang mailalabas natin pag na-breed natin sila. Dorsal pa lang, palong-palo na mga boss. Etong Kirin natin, Mawen. Etong Black Tie Oranda natin, oh, ganda ng body. Bilog na bilog. Pero hindi tayo pinalad sa contest. Congrats nga pala sa nag-champion at saka mga nanalo sa IGC. Maraming maraming salamat sa magandang isda, Boss Migoy Goldfish. Yun o, ang angas ng itsura mga boss. Kaya mag-breed naman tayo ng Oranda na broadtail para hindi lang puro tayo ST. Okay mga Goldfish tambayan, maraming maraming salamat sa suporta mga bossing. Hanggang sa muli, please like, share and subscribe and hit that notification bell to keep you updated on my videos. And God bless!